Ya, yeah, karena ako may huli na, nakalabit na pala. Ano, huli siya? Yan, tingnan natin. Maahon ba? Asa? Sumabit ba? Naka po. Kung ano. Sige, wakon ko. Mabain na. Oh. Yan, sige, tulang kita. Yan, sumabit sa water lily. Yan, takbo, sige. Ako, lumalaban, no? Ayun, no? Umihilaw, oh. Tusungin mo na ni kuya. Malaki kaya? Kaya parang malaki. Ayan, wala natin yung hilahin. Diyan lang siya. Buti si kuya, nakaputok na. Ayun na siya, oh. Buti may babaan. Rohu. Malaki kaya? Malit lang ba? Ako, humihila, oh. Ayan, sana mahuli muna ni kuya. Buti mababaw lang. Naku po. Dito na, ha? Ready na. Kit-kit ko na. O, ano pa inaagis? Baka matagal pa yan. Kapatag ka pa, agis mo na. Yan. Oo, oh, tanga na, laki. Pwede na. Yan, first catch ng kasama natin. Rohu. Di pa matanggal eh. Di matanggal. Di mapupunot. Huwag lang, mapuputol yung tali. Bawat tagos eh. Nakabalagbag na siya eh. Ah, buti pa si kuya nakaputok na. Gitna ako. Oh. Di mapupunot. Yun lang. Huwag lang papagot yung tali. Ah, ayos. Puta ka, pagputok ko yung taas. Haputok ka, kalabit agad. Matak mo lagi, ano sa ilalim ng water lily? Ah, unang pumutok ikaw, sus? Oo, oh, eh, pinutokan ko. Nakalabit mo agad. Eh, nung kagaya ni Sharon yung ano yung nakaraan. Panampi pala ako, nasa brown tents. Nabigla. Na-excite yun, na-excite. Eh. Nagigilid lang yan sa water lily, ano? Nagigilid niya lang ako. Oh. Ayos ah. Okay. Sige, isa pa. Ano pa tayo na yun? Buti may maganda pangit tayo yun eh. May pangit yun eh. Dito na, nandito na. Pagpunta sa akin eh. Oo. Araw yung ano niya. Nagbagal pa. Buti na, puto ka. Buti na, huli. Okay, sumuntang na. O, sa baba. Ayun. O. Huwag yan, babaw. Dalawa! O, dali lang. Tayo mo ako. Sige. Ayun, lulutang na siya. Ako, lulubog yan. Tirahin ko na. Tirahin mo. Mali mo. Yes. Sapol! Rohu! Ito ay sayang alam yung nasa lili. Ayan o. Ako po, buhay ba patay? Mamaya na, buhay pa yun. May pakatabi o. Dito ka lang. Kaya layo.
Ayan guys, first catch ko rito. Ah, tagus na. Problema kalaban ko rito, bala. Magkasunod sila, dalawa to eh. Ayoko pa naman lumusong, dito ko na lang. Po. Dito ko lang. Hindi, ganyan talaga. Kaya kailangan putok ka ng putok. Huwag na nakita ka. Putokan mo. Magkasunod. Magkasunod. May kasunod siya mas maliit eh. Inaangat na. Putokan ka agad. Nagandulutang pala yan ah. Oo. Good size. Ah, kasi laki lang ng isa. Ito ko po. Kamatanggal. Ayos ah. Good size. Laki. Oh guys, oh. Ito, good size na to. Sa pulsa mata, headshot oh. Ayos oh. Pinasobrahan ko na. Pwede na siya. Ayan. Lang, sulitin ko lang picture nito. Tanga na, bihira ito. Nakakain ka na ba dito? Hindi pa. Sumba, sayo na. Uwi mo. Wala tayo nahuli. Uwi mo. Pakita mo kay misis mo. Sabihin, wala ka na nahuli. Ay, salamat. Matanggal lang, sayang yung bala. Wawa naman. Pero the place ang bro, ano mo? Andito tama ako. Yan, bubuhol pala to. May cooler ka ba? Oo. Ito, lagay mo na. Ayos! Kaya picture muna ako. Yan, so yan. Tigas pala ng ulo ng buta niya. Nakwento ba sa'yo, na-experience ko na pare. Tumama yung bala ko, yung dati ang bala ko puro matutulis pa. Tumama sa ulo ng karpa, maniniwala ka bumaluktot. Yung ano? Oo, mismong ulo lang ng karpa ganyan. Tigas ano? At tigas yan. Kaya pag natagam, maninipis ang bala mo, super patalim. Mahirap yun. Hindi mo maganda yung matalim yung lula? Hindi, masakit pakasa ko mo yun, pagka sinusuot mo eh. Guys, time check. 12:48. Yan, nakakaisa pa lang tayong huli, yung Rojo kanina. Yan, binigyan na natin din sa tropa natin kay Zeus. Yan. Sa ngayon, wala pa nang lulutang, nakailang lipat pa rin kami. Kasi mayroon kami tinitingnan ng pwesto kanina doon sa dulo. Problema, naunahan kami nung namimingwit. So, balik agad sa first spot natin. Doon sana maganda kasi mas manipis yung tubig doon. Yung body of water niya mas manipis. So, mas nasasala yung mga dumadala isda. But unfortunately, naunahan tayo nung namimingwit. Yun. Napapansin nyo, doon sa site na yun, maraming may grupo rin ng mga naniniksay sa may puno. So, meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron silang 6 doon. Kaya kasi pwesto mas maganda eh. Pero unfortunately nga, may nauna sa atin. So, dito lang tayo ulit sa first spot natin. Dito may dumadaan naman, yun lang nga. Problema, minsan masyadong malayo na sa gitna. Kaya di na namin binabaril, pero hintayin na lang kami nung mas malapit-lapit lang. Ayan. Okay. Wait muna tayo. Ano nangyari? Yung karete nyo, hinila? Hindi. Okay. Hawak-hawak ko rin, kinikid-kid ko. Oo. Oh. Palay mong biglang sumibat na gano'n. Ah, nabigla kayo? Oo, oh, malaki eh. Oo. Oh. Nung kinilo ko sa amin, 2-6 na guhit. Ah, nakuha nyo naman, naahon nyo. Naiwi namin yung isda. Eh, paano nangyari sa karete nyo, nahulog sa tubig? Nahulog doon. Kinilusong po. Nilusong mo? Sa kanya. Butit na, kita pa nga. Hindi lulutang, ano, walang foam? Ano, hindi lumutang rin, alam foam. Oo, kaya kailangan may foam. Yeah, shout out kay boss. Ito tayo sa... Ano pangalan mo? Mark. Kay Mark. Yeah, shout out natin yan kay boss. Sige, ngayon sa YouTube. Yeah,
Guys, time check. 1:33. Wala pa rin nagpapakita. Walang lumulutang. Puro maliliit. So, as usual, hintay-hintay muna. Wala pa rin papakita, we. Sana makahuli pa tayo. Hirap, init. Guys, good evening. Nasabaya tayo, kakauwi lang natin. Medyo maaga tayo umuwi, actually. Tapos, kahinga lang ako sandali kasi sobrang init kanina sa Bustos. And, naging productive naman kasi minahuli tayong isang rohu. Yan, yun ang nahuli natin. Aside from that, medyo naputol yung fishing trip natin, napaaga tayo ng uwi kasi nagka-problema ako dun sa Ergan, nagkabara yung pinaka port niya ng karga ng hangin. So, ang nangyayari is, imbis, pagka nagkakarga ako ng hangin sa tanke, ang nangyayari is, imbis na pumasok yung hangin papunta dun sa pinaka-chamber niya, is sumisingaw siya palabas. Okay, para siya nagba-backflow. Because ang naging problema is, nagkaroon ng bara yung pinaka-butas niya. Okay, ito, kunin ko. Ayan. Ang naging problema is, imbis na pag in-open ko na siya, yung pinaka-tank niya, is imbis na lumabas dito yung hangin, sumisingaw dito palabas. Okay? Noong una, akala ko, baka sa o-ring lang nung tanke, kasi ang tanke ko dala is 2. I brought 2 tanks dun sa fishing ground natin. Same sila naging problem. Okay, habang nag-fish hunting tayo, every time na magkakarga ako, imbis na dito lumabas yung hangin, dito sumisingaw. Dito sa part na to, sa ilalim. Okay, ayun nga, akala ko is nagka-problema lang sa o-ring, pero ang ginawa ko na lang is, nung di na ako makapagkarga, pumunta na ako doon sa kaibigan natin, kay Arnold, sa Bustos, gumagawa siya ng airgun, pinatingnan ko. Okay, so ayun nga, ang napansin namin is, ito. Ang nangyari, imbis na pumasok ang hangin dito is hindi niya na nakakarga ng hangin to. Ang naging problema is nagkaroon ng bara yung pinakabutas. Okay? So, ayun nga. Imbis na napag-fishing pa tayo, is napag-agawin natin. Inihuan na natin yung isang barkada natin doon, si Sus. Mas nauna na ako umuwi sa kanya. Okay? Naayos naman, ginawa ni Arnold is binuksan yung pinaka-port niya, tapos nilinis lang, tinanggal yung bara. Okay. First time ko encounter yung nagkabara kasi, usually kasi bago ko naman karga niya, hinihipan ko sa chine-check ko, pero meron siguro nakalusot, kaya nagkaroon din ang bara. Okay. So, nung naayos na yun, nung nalinis na yung pinaka-butas, is back to normal na. Yun ang nangyari. Okay. So, ayun nga, okay naman yung fishing trip natin. Nakahuli tayo ng malaking carp, saka kasi naging puro kwentuhan nangyari sa kasama ko sa pagkada ng business niya. Ngayon, napaaga na uwi. Okay. So, before we end the video, shoutout muna tayo sa ka-comment reading. Okay. Shoutout to Philip Filipino JRF. Okay. New subscriber. Thank you, sir. Shoutout po kay Filipino JRF. Ayan. Okay, dami niyang comment dito sa Pinoy Made Crossbow natin. Ayan, comment niya. Galing, taga saan niya si Sir Boss? Maganda magpagawa sa kanya. Regarding dun sa crossbow nga. Saka, sana may picture ka ng malapit ang boss. Ganda niyan. Sige bro, baka one of these days gumawa ako ng video for the crossbow. Pagka sinipag ako gamitin, gagamitin ko. Okay? But for the meantime, hindi muna. Ayan. Next. Comment din sa crossbow, si Arnulfo Tugade. Magkano yung crossbow mo? Bro, price kasi dependent yan sa design saka sa mapag-uusapan yun ni Antonio. Iniwan ko yung contact details ni Antonio dun sa video natin, dun sa description part.
pwede mo text, pwede mo tawagan, sumasagot naman si Antonio. Taga minsan lang is walang signal. Pero pag na-check mo naman may signal sila doon, is makakausap mo naman siya. Okay? Next, regarding doon sa tiksay fish hunting, how to do it yourself tiksay fish hunting gun sa Boga. Comment ni Mati E. Second video. Wala pa tayong second video kasi hindi ko na nga tinuloy. Like what I mentioned in my previous videos, baka hindi ko ituloy siguro yung Boga natin. Okay? Kasi ka-issue kay YouTube, may nag-report siguro o may nag-flag. Ayan. Okay. Shoutout to Ilocano Hunter. Ayan. Kasi may mga comment din siya. For example, dito sa Boga rin natin. Nabitin ako, sir. Wait ko yung part 2. Ayan. New friend here. Bro, kamusta? Ayan. Ayun nga, like what I mentioned, baka hindi ko na ituloy yung part 2 ng Boga. Well, siguro, baka rin, baka sinipag, pero for the meantime, wala pa akong plano. Okay? Ito, sa Boga uli natin, from Anime Meme TV, part 2, wala pa. Baka hindi na magkaroon. Okay? So, regarding sa part 1, how to make tiksay, do-it-yourself tiksay spear. Magkano, boss, pag magpagawa, kano abuti, pagawa sana ako, from Marson Jose. Bro, wala for the meantime yung mga ginagawa ko pa sariling gamit ko lang kasi nagka trial and error pa ako. Marami kong tinatry na iba't ibang design ng tiksay. Pero to be honest with you, halos pare-pareho din naman yun eh. Ayan. Kung saan ka lang mas convenient gumamit, saka kung ano yung available sa market or kung ano available na malapit sa'yo, yun gamitin mo. Pero, ayun nga, to be honest with you, pare-pareho naman tumatama. Ayan. Ang nagkakaiba lang siguro sa packaging, sa marketing. Pero, in theory, pare-pareho lang yun. Okay? Next. Ito, shout out to Allen Tipay. Ayan, new subscriber natin, si Allen Tipay. Shout out, sir. Ayan, nag-comment siya doon sa Tiksay Fish Hunting. Salamat sa huli. Ayan, yung may nag-tip sa atin ng bagong spot. Okay? Comment ni Moses Capistrano. Para doon sa Tiksay Fish Hunting, do it yourself fish hunting rifle nga. Yan. Moses Capistrano nga is, saan probinsya yan, idol? Bro, province of, ano to, Bulacan. Yan. Sa Baliwag. Baliwag. Marami naninig sa itaga sa Baliwag. Okay? Comment din again ni Moses Capistrano. Boss, may Facebook ba si Sir Antonio? Ano name niya sa Facebook? Bro, I would suggest sa cellphone mo na kontakin kasi alam ko yung Facebook niya is very private. Yan. I-check mo muna sa Facebook. The contact details on the description part. Okay? Okay, shoutout also to Jaime Briones. Yan, comment siya dun sa last na mga paniniksay natin. Musta na bro? Back to hunting na. Yes bro, kamusta rin? Yan. Okay, shoutout to Jojo Padilla. Si Katiksay Jojo Padilla. Yan, yun ang channel niya sa YouTube. Katiksay Jojo Padilla. Shoutout to you bro, kamusta? Shoutout also to Armand Falcon. Okay? Comment din siya sa ibang video natin. Bro, tagal ko din naghintay sa vlog mo. Anyways, I'm glad you're back. Tight lines and God bless. Okay? Likewise, bro. Thank you for supporting the channel. Shoutout to Wawi TV. Okay, Wawi TV, comment siya dun sa top 10 favorite tiksay channels natin. Nasabi ni Wawi TV, okay yan Brad, pareho tayo ng mga idol sa paniniksay. Sila din lahat pinapanood ko. Kasama ka na din dyan. Maraming salamat po, Wawi TV. Yan. Si Alden Jude Lapus, G Lapus. Comment siya, addictive nga po. Yes, tama, nakaka-addict manood ng mga naniniksay. Actually, kahit anong videos naman, basta you have interest in it, gusto mong gawin, or siguro naki-curious ka lang din, hindi ka nakaka-addict panoorin. Okay? Shoutout also to RCT Airgun Fishing. Yan, nag-comment din siya doon sa Tiksay Dart Fishing natin sa likod bahay. Sabi niya, dami huli sir, pa-shoutout po next video, RCT Airgun Fishing ng Pampanga. Pa-support na rin po sa YouTube channel ko. Keep safe and God bless. Yan, shoutout to RCT Airgun Fishing. Ito, comment ni Nixon Ordonio. Sir, ganda ng baril mo ah. Saan po nakakabili niyan at saan po? Okay. Baril, yeah, thank you bro. Nakaano tayo? Armscore. Yan, Armscore CO2 old model. Yan, yung naka-fix butt. Ito, comment also for the My Top 10 Tiksay Fishing Channel. Si Jaime Briones. Very good choice, sir. Si Mang, number one, Mang Tony. Yan. Alam ko, magkakilala ata sila ni Mang Tony.
Si Joms Fish Hunter, yan. Shout out to Joms Fish Hunter. Comment siya, ayos, Katiksay, may pang-ulam ka na. Yes, bro. Yung kagandahan sa nag-enjoy ka na sa hobby mo, may nauwi ka pa pang-ulam. Okay? Shout out to Mike Tiksay Fish Hunting. Nag-comment siya sa my top 10 Tiksay Fishing Channel. Sabi niya is, Idol, salamat sa pag-mention mo sa channel ko. God bless sa atin. Abangan ko yung mga susunod mo pang mga video. You're one of my favorite. Thanks, bro. Yan, salamat, Mike Tiksay Fishing and Hunting. Yan, Mike Tiksay Fish and Hunting pala. Sorry. Yan, shout out to Fidel Alducente. Bro, ballpen sa Pandayan. Dom's ballpen, hanapin mo. Yan, 7 pesos lang yun. Kahit bumili ka na marami, okay lang. Mag-stack ka na. Okay, hindi po tatay kahit anong kulay kasi pagka hinasa mo na yon, puro puti naman lalabas dun eh. Importante lang, nilinisin mo yung loob, yung tinta, alisin mo muna. Okay? Fidel Alducente. Ito na, regarding dun sa Tiksay Talks video natin, si Best Friend Walker. Sabi niya, nice fabrication ng spear, sir. Ask ko lang kung ano standard ng haba ng spool ng Tiksay. Okay, good question. Regarding sa spool ng Tiksay, actually wala naman talagang standard eh. Kasi depende sa pamarilan mo. For example, yung kadalasa pinamamarilan ko is yung malalapitan lang sa San Simon saka sa Bustos. Okay. Ang pagka namamarilan ko sa San Simon, usually ang haba ng braid ko, yung pinaka line ng spool ko is estimate ko siguro mga 25 meters more or less. Okay, 25 to 30 meters more or less. Pagka sa Bustos naman, much bagay sa kanya kasi mas malapad yung body of water niya. Saka mas lumulutang yung isda sa gitna, medyo malayo. I would recommend at least mga 40, minimum, 40 meters. Yan. So, to answer your question, Best Friend Walker, ang haba ng spool o ng line mo sa spool is will be dependent on where you plan on doing your hunting. Yan. Okay, so there's no really fixed na haba. Ikaw magde-decide kung ano ilalagay mong kung gaano kahaba ang ilalagay mong linya. Yan. Okay? Ito sa Tiksay Talks, ha. Comment ni Arman Falcon regarding sa Tiksay Talks. Bro, ang ganda. Congrats. Pag pauwi ako o order ako sa iyo, pa-ship ko na lang sa amin, ha. Best regards to all subscribers and all your family, bro. Godspeed and God bless. Likewise, bro, Arman Falcon. Yan. Okay. Regarding sa video natin na Tiksay Talks, si Mark Indoza. Yan, si Brother Mark Indoza. Ito, one of my favorite channels to. Yan. Entertain ako sa video nito eh. Medyo, ewan ko ba, very comedic. Pati yung pag-edit niya. Kaya gusto ko pinapal video niya. Okay, shout out to you bro, Mark Indoza. Yan, comment siya doon sa Tiksay Talks. Sabi niya, wow, thank you sir Adobo Garage sa very informative na video. Astig ka talaga. Astig ka rin bro. Yan. Hintay ko yung mga uploads mo. Okay? Ito naman, sa Tiksay Talks, nag-comment si Raynel Jade Reyes. Okay, sabi niya, ano po ginagamit yung tali sa Tiksay? Okay, bro, I'm using 0.20 mm na braided line. Yan. Yung ibang mga nakasama ko, tulad kanina, yung sa tropa natin, nakasama, gamit niya is 0.30. So, like what I mentioned, wala naman talagang standard. There are guides you can follow, pero written standard, wala naman talaga eh. Okay? Kung ano lang yung available siguro sa inyo, saka ano mas convenient sa inyo, pwede mong gamitin. Pero, para hindi ka masyadong maligaw, ganito na lang. I-check mo rin kung gaano kalalaki isdang tina-target mong mahuli. Kasi, doon ka pipili kung ano yung size ng line mo. For example, dito naman sa amin, bihira naman siguro, okay, bihira naman talaga yung mga isda na more than 3 kilos. Ayan, bihirang-bihira yun. Kadalasan dito siguro, malaki na 1 kilo, 2 kilos. Yan. Yung sa line ko is 0.20 millimeter. Rated siya sa at least mga 15 pounds. So, divide mo 2.2, more or less mga ano yan, sa 7. More or less 7 kilos. So, sobra-sobra pa. Saka, ang gusto ko sa 0.20 is hindi siya makapal masyado. Problema kasi sa mga 0.30, nagninipis ka na ng stainless mo, anong pinaka-spear mo, para lang hindi masyado masikip yung pinaka-line. So, may compromise doon. So, the best way for you to decide which size of fishing line you're going to use is determine mo muna kung ano yung huhulihin mo. Okay, kung huhuli ka naman mga 10 kilo siguro, aba, kailangan mo siguro talaga mga 0.30 at least. Ayan. Okay. Ito. Comment din si Matis TV.
ask ko lang sir, yung braided line mo, anong size ba niya? Ang gamit ko kasi nylon, 0.35 mm. Anong katumbas na size niya pag braided? Ask na rin outside diameter ng stainless rod mo. Okay. Stainless rod ko, nakalimutan ko eksaktong size niya. Kasi ang ginagawa ko, dadala ko ng sample ng paliksay ko sa tindahan ng stainless, tindahan ng stainless. And then, pinapakita ko lang doon, sinusukat namin ng caliper para sakto. Okay? Sa akin kasi, sa barrel ko, sakto na yung ganung size ng stainless. Okay. Yung regarding naman doon sa nylon, alam ko kung ano yung sukat niya ng nylon o braided, pareho lang yon. Ang pinagkakaiba lang yun talaga is yung pinaka-holding characteristic niya. Okay, so pag sinabing 0.25 na nylon, alam ko is, sorry, correct me if I'm wrong ha, pag sinabing 0.35 na nylon, is 0.35 din yung sa braided. Okay, same lang yung kapal nila, kasi sinusukat yun sa labas. Pero yung holding capacity niya, it will depend also on the brand and the production of the lines. Okay, eto, shout out kay Ilocano Hunter again. Sabi niya, sir, salamat po sa special mention mo. Very overwhelmed po ako. Hindi ko i-expect habang nanonood ako. Nakita ko kasali ako. God bless you at sa mga gandang reviews niyo sa aming nagtitiksay na baguhan pa lang. Sobrang napasaya niyo po ako. Lalo po ako sisipagi mag-upload. Yan, sabi ni Ilocano Hunter. Bro, kamusta? Yan. Actually, totoo naman yun. Basta nakasama ko sa video ko, I'm very entertained with your videos also. Kaya pinapalood ko rin yan. Yan. Supported kita, bro. Yan, keep on vlogging. Okay? Okay. On comment, si Ben Tonino. Comment niya is, Boss, magandang gabi. Saan ka po ba naghahunt ng fish dito lang ako malapit sa Duyong? Alam kong dito ka lang din sa Bulacan po kasi nakita ko sa vlog mo na dumadayo ka pa sa San Simon. Actually, kahit sa bukid naman, basta may tubig, may isda yun. Ang tanong na lang dyan is, malalaki ba or kung marami ba? Kung ako nga, mas madalas ako ngayon sa Bustos kasi doon, mas sigurado may tubig. Malaki ang body of water doon. Unlike doon sa pupunta ko natin sa San Simon, last time I check is tune to you siya and pure water lily. Halos sarado na yung ilog. Kaya hindi rin ako makapunta roon. Saka, isa pa, ang daming checkpoint. Okay. Ben Tonino. Okay, ito. Comment doon sa part 1 natin yung how to make your own tiksay. Do it yourself tiksay spear. Comment si Joselito Arciaga. Saan location mo, sir? Boss, ano ako, bro? Tiga Bulacan ako. Okay? Ito naman, comment din. Si Ram Botan. Ayos pangalan mo, sir, ha? Ram Botan. Comment niya is, ba't di mo ginagamit ang reel na pang fish dart na color red sa video mo? Di ba yun ang maganda sa pagtiksay? Okay. Very observant si Ram Botan. Kasi doon sa table ko, meron akong fish dart na, sorry, reel na pang fish dart talaga. Yung iba style niya. I bought that reel for the crossbow talaga. Pero, when it was delivered, nakita ko very ano, pagkakagawa niya is hindi siya pang heavy duty. Siguro pang fishing lang pang bata or pang hagis-hagis lang niya sa maliliit na sapa, mga ilong. Pero, kung gagamit mo sa ano, sa mga crossbow or airgun na malalakas, I wouldn't recommend it. Parang very complicated pa siya gamitin. Unlike sa spool na lang o karete. Very simple, wala masisira, basta-basta. Okay? I hope that answers your question, Rambutan. Okay, comment din doon sa natin, 2-in-1, sa tiksay natin na ginawa, sa busto, sa rampa. Okay? Nag-comment si Rosemary Junio. Kilala ko po yung mga kasama mo po, kuya. Ayan. Okay. Rosemary Junio, pakita mo sa kanila para mapanood din nila yung sarili nila sa YouTube. Ayan, matutuwa rin siguro yun. Okay, nag-comment again siya. Galing mambaril lang isda si kuya. Puro tsamba po yun. Okay, shout out to Arnold Mapola. Sabi niya, boss, pa-shout out po, new subscriber po. Arnold Mapola ng Kabuyaw, Laguna. Salamat po, boss. Ikaw po ang boss. Yan. So, shout out to you, Arnold Mapola. So, si Adventurous Bro Lenik. Yan. Bro, kumusta? Yan, nag-comment siya. Matagal bago nakapagtiksay, bro. Ah. Keep safe lang lagi. Yes, bro. Medyo pasundot-sundot na tayo na fishing natin. Kasi medyo busy rin eh. Yan. Kaya pag may time, lumalabas tayo. Yonin Gilamak. Sir, ilang metro nakalagay sa karete? Pwede na ba 40 meters? Yeah, pwede naman siguro. Yan, sabi ko kanina. Depende sa pamamarilan mo. But 40 meters is okay. Yeah, 40 meters is okay also.
Yan. Shout out to Ibe Family Love TV. Yeah, shout out sa inyo. Nag-comment siya, idol, pa-shout out naman po bagong kaibigan watching from Angeles, Pampanga. Ang galing naman po niyo tumira. Sana makadalaw din po kayo sa amin. Thanks po. Ayan, shout out to Ibe Family Love TV from Angeles, Pampanga. Ito, may comment regarding sa crossbow. Okay ito. Si Mark Hill Durano Durano. Comment niya is, idol, pa-request naman kung paano niya ginagawa yan step by step. Thank you, idol, in the next video. And pa-shout out na rin po ako, idol. Ayan, shout out to you, Mark Hill Durano Durano. Okay, to answer your request, bro, pasensya na pero negosyo niya yun eh. Okay, saka nakakaya naman, bibidyo natin habang gumagawa siya. Yun ang tinatawag natin trade secret. Okay? So, discarte na niya yun, paano niya ginagawa yun. Pasensya na, pero of course, I cannot ask Antonio to let me video him while working. Pero, wag na. Ito, sa my top 10 Tiksai Fishing Channel. Comment si bro Zap Deathclaw Hunter. Sensya na bro, naging busy sa pagpunta natin kay Mang Tony. Doon ko dalhin paniksay mo. Yan. Bro, kamusta? Kamusta na yung paniksay? Ano balita? Balitaan mo naman ako, pa-update please. Okay? Ito, shoutout to Alas Tenorio Fishing and Hunting. May mga comments sa videos natin. Ito isa, yung Tiksay Fish Hunting natin sa Bustos, Bulacan. Comment siya, ganda lang spot ka-fishing hunting. Ganda lang size ng huli mo. Kababaw ata. Yes bro, napakababaw. Kaya ang dami ko na walang bala doon. Yan. Shout out to Alas Tenorio Fishing and Hunting. Shout out to Pinoy Outdoor Adventure. Nag-comment siya doon sa Bustos trip natin. Sabi niya, oy, haha, good morning. Nakalabas na rin ang kaibigan ko, haha. Shout out to you, BJ, kamusta? Yan, yes, pakonti-konti pa, slowly but surely, nakakalabas tayo, nakakapag-vlog tayo, nakakapaliksay tayo. Yan, ingat lagi. Also, shoutout din kay Bonifacio de los Reyes. Nag-comment siya, Sir AG, Armscore po ba ang gamit mo na air rifle? Yes, sir, Armscore po, Armscore CO2. Okay, shoutout to Meds Joe TV. Yan, nag-comment sila Meds Joe TV doon sa Tiksay Fish Hunting, usapan Tiksay natin. Comment niya is, ganda ng style ng gawa mo, sir. Ngayon, mas maganda nga yung medyo flat yung dulo para kung sakali may tamaan man na kahoy sa ilalim ng tubig, o sa nga ng puno, ay di siya gaano babaon. Yes, totoo yun. Para hindi masyadong mahirap hilahin, saka hindi prone na maputulang ka. Yan. Kasi pag bumaon, ihilahin mo yun. Hindi mo naman pwede nilusungin lagi. Yan. Saka pag kung sakali namang in the event na bumalik siya sa iyo, hindi masyadong ganun kasakit. Hindi kagad babaon kasi nga, hindi siya ganun katalim. Okay? Okay guys, so hanggang doon muna tayo yung ibang shoutout natin sa susunod na vlog natin gawin. Okay? Medyo magulo pa sa cellphone ko, hindi pa naayos. Okay? So, again, if you haven't subscribed, please subscribe. Thank you for watching. Like, share, comment. If you have any questions, let me know. Yeah, so, till our next vlog, thank you again for watching and ingat palagi! Girls are one.